today's video natin, guys. Battle Pass. So, para sa mga free-to-play, guys, pwede nitong ma-upgrade ng hindi gumagastos, guys. Hindi mo kailangan mag-top up. Ang kailangan nyo lang, guys, mag-i-connect yung purple diamond o kaya itong diamond. Ito, nakuha ko lang kung saan yung blue na yan, reward. So since hindi naman tayo nagka-top up, dito lang tayo, guys, click na yan para maging purple. Para naman makaipon kayo na ito, guys, kailangan nyo, guys, mag-run ng red fissure. Red moon fissure. O kaya sa mga boss na ito, guys. Mga arena boss, wild boss, yan. Kung nakakapatay ng mga boss, may lumalabas kasi dito sa auction, guys. Yun alam ko, guys, may lumalabas dito sa world auction. May paghahati-hatian dyan na dividends ng diamonds. O kaya pwede kayong magbenta, guys. Neto. Yan. O kaya eto. Eto, nakukuha din yan sa Red Moon Fissure. Yan. So, binibenta ko lang siya sa pinakamababang halaga, guys. Yan. So, eto for sale. So, yung iba na withdraw ko na eh. Bukod dyan, sa Red Moon Fissure, tingnan natin, guys. Dito kayo makakakuha ng malaking diamonds, guys. Ito nasa day 16 tayo. Ito naman day 16. So dito ako nag-farm, guys, kasi mas madali yung mobs dito. Mamaya ipapakita ko, guys, kung bakit mas madali dito kung S2P ka lang naman, guys. So pero kung may kasama kang malakas na mau, pwede yan dito sa day 16. Mas mabilis makaipon na ito, guys. Okay. And ito yung pwede ka makakuha ng mythic na equipments na accessories. Pwede mo siya mabenta sa trade. Yun, isa yun sa pambili ng Draconite. Mas madali dito, guys, sa Red Moon Fissure. Stage 14, no? Kung free to play ka, mas madali, itong pinaka madaling stage dito sa Red Moon Fissure. Pero mas maganda kung mas mataas, no, kung day 15 or day 16, kasi sa day 16 plus 20 token ang pwedeng makuha doon, guys. So dito sa Red Moon Fissure day 14, 16 token ang makukuha nyo. Not bad, guys. 12 times a day kayo pwede makapag Red Moon. Yan. So hindi nyo pwede yun ano, idire-diretso. So pag nakapag 6 times na kayo, kailangan nyo mag-rest muna. Kala ko nung umpisa tapos na ako sa Red Moon Fissure ko, pero hindi pala, no. Kailangan lang pala mag-rest. Kaya mas madali dito kasi pwede mong patalbugin yung mga mobs dito, guys. Hindi na sila makaka-attack. And, napapatalon mo lang, diba? Unlike dun sa ibang stage, hindi mo mapapatalbog yung mga kalaban kasi medyo malalaki sila. Yan. Kaya yung iba nag-i-spam ng Red Moon Fissure dito sa day 14. Yung
goods yan guys, para sa mga free to play. Hindi naman na nakaka-attack yung kalaban. Talbog-talbog lang sila. Basta may pang crowd control yung skill ng ano mo, ng member. Yung mga token naman guys, yun yung pambibili natin dito guys sa Redmond Shop. So dito meron tayong 116. So kung sa day 16 ka nagpa-farm, meron kang 20 na token kada run. And then may ano tayo, 12 times na pwede ka mag-run doon guys. So pwede ka makaipon ng 240 na token sa day 16. Eh 10 lang naman ang isa nito guys. So meron kang 24 kung sa day 16 ka guys. So dito, yan, isagad na natin. So 11 guys. Yan. So sa 10, hindi muna natin gagamitin, no? Ibebenda natin siya. Yan. Habang mahal pa yung Draconite guys. Yan. Dito natin siya ibebenta guys. Yan. So yung iba kasi dito na benta ko na guys. Sa 38 per piece, no. Trade tayo guys. So ito yung mga bumibili. Bumibili sila ng bulk. Maraming bumibili sa 10, no. Pero syempre hindi natin ibebenta ng 10. Tataasan natin guys. So kanina nakabenta ako sa 38 guys eh. So doon natin ibebenta or nasa sa inyo kung kaya nyong ibenta ng mas mahal guys. Pero doon ako sa medyo mabilis, no. Yan. Sa 38 or 39 yan, medyo mabilis-bilis pa yan. Yan, sell tayo guys. Kanina nakabenta ako na ito sa 38. Siguro pwede na to sa 38. Meron tayong 11. Yan. So ito yung total na makukuha mo guys. Yan. So set natin sa 12 hours lang. Yan. Submit tayo. Yan. Confirm. Yun. Dito guys, bentahan ng Draconite. Yan. So pwede nyo tanggalin muna kung magbago isip nyo guys. Yan. Yan. Tas shoutout muna dito guys sa nagturo sa akin kay Demon LD. Yan, tropa natin yan. Sa lahat ng laro guys, nakakasama ko yan. And then syempre guys, mababawi mo naman yung Draconite guys. So pag nakuha mo yung battle pass, yan. Kasi meron ditong reward na Draconite. Ito guys, yan. So may 15 Draconite dito sa level 34. So gawin mo lang din yung mga daily quest mo saka sa battle pass. Saka ito guys, malaki yung bigay na XP niyan sa battle pass. Yan. Saka sulit din yung battle pass guys. Maraming jewel, dragon jewel, no. Pwede kang mamili kung anong kind ng ano, jewel lang gusto mo guys. Pag nakaganto guys, yan. Choice of dragon jewel. Yan. Medyo marami siyang rewards. Sulit din guys. Yan. So kung gusto niyo mas mura, dito lang sa 980, no. Pero kung gusto niyo may title, yan. May kasamang title, that's me, alright. Yan. Saka may libre nito guys. Yan. Sulit din guys. Kung suswertehin kayo sa Redmond Fissure, yan. Pwede nyo mabenta guys dito yung
accessories na mga purple. Yan. Mahal dito yung ano eh. Itong int. Pang mage kasi to guys. 130. 100 diamonds, no? Yan, medyo mahal yan. Compare sa ibang ito sa power. 200. Oh. Nung nakaraan, sobrang mura ng power saka agility eh. Mataas yung itong pang mage saka pang cleric din kasi ito. Maraming ang cleric guys. So, ayun lang yung for today's video natin guys. Sa mga gustong maka-avail ng battle pass. Sulit din guys, sulit. Mababawi nyo yung Draconite. So, hanggang sa muli. Paalam. First, F2P lang tayo guys ha. Hindi tayo forced to pay. Yung.